So welcome back to my channel, Tawiti Boy All Around. At ito, meron naman tayong isang bagong gadget na binili muli from Shopee. So Shopee, nakakarami na talaga ako sa iyo. Baka namang vouchers lang. So ito, ang binili ko sa Shopee is yung Soundcard V8 na model kung tawagin, na madalas ginagamit ng mga online DJ or mga nagla-live broadcast at saka mga vloggers at saka may mga mini studio sa bahay. So ito siya. Na-pre-open ko na siya para chine-check ko yung packaging bago ko kunin sa delivery service pa kasi mamaya. So parang piyawot na nung box. So chine-check ko muna na maayos bago ko siya tinanggap. So ito. Ito yung V8 sound card. Wow. So, okay naman yung packaging niya, maayos. Talagang safe yung ating gadget. So, napakaliit lang niya talaga. So, kung makikita nyo, ito yung mic leveling or gain power or volume, tsaka yung mic echo or reverb. Tapos meron din siya mga built-in na adjustment para sa treble, bass, tsaka sa music and monitor. Yan, yung kumbag i-all set mo yung phone connectivity mo ng mga cellphone, headset, condenser mic, saka yung dalawang phone mo. Yan. May sarili-sarili siyang volume knob here. So may mga meron din siyang mga iba-ibang sound effects. Kagaya ng electro, pitch bend, magic, shockwave. Tsaka meron din yung mga effects na merong pumapalakpak, katulad ng close, kiss, upward. So itetest natin yung mamaya. So okay naman yung packaging, no? Ito yun na yung condenser mic. Isang set ko siya binili eh. Pansin niya yung itong sound card na V8 na ito is 685. Alam niyo yung may nagbebenta nito sa Facebook. Ang benta niya dito lang sa set nito sa sound card na V8 at yung condenser mic at yung mga stand. Around 3,000 ang benta niya. Pero kung wise buyer ka, I suggest na may Shopee ka nang bumili. So hanapin niyo lang yung seller na djvc.ph. So sorry dun sa tinamaan ko na nagbebenta ng overpricing. Nagbibigay lang naman tayo ng tips. Wala naman ako na-mention na pangalan kung sino man yung nagbebenta ng overpricing ng gadget na katulad nito. So same na same lang talaga siya. So, ito yung condenser mic. Ito yung wired. Ito yung wiring niya. SLR to 3.5 jack. Ang ganda ng mic niya. Ito yung foam niya. Para mas maganda talaga yung bato mo ng boses sa condenser mic. Medyo mapipilter ng konti yung mga unintended na sound na gaya ng sobrang distortion mula sa boses ng tao. Mapipilter niya dahil hindi lang to para dun sa filter sa dumi itong foam na yan. May gamit din yan. So ito yung holder niya. Ito yung holder ng ating condenser mic. Tapos ito naman yung off shield para sa condenser mic pa rin ito. Hindi natin balak gamitin itong foam. Pwede naman itong pop shield na yung parang pang baseball. Ah, pang baseball. Parang pang tennis or pang badminton. So, ito yun. Kung hindi mo gusto ikabit yung foam, pwede naman itong ibang gamitin mo. Ilagay mo siya sa mic stand. Ito yung mic stand niya.
na ito naman yung in order ko. Walang labis at walang kulang. So, i-assemble muna natin tapos i-testing natin mga ka-DIYers. Para may bigay ko sa inyo yung review ko para sa gadget nito. Mga sakaling magamit nyo rin in future. May nagbabala kayo magtayo ng mini recording studio or kagaya yung vlogger or nag-online broadcasting. So, baka ito yung kailangan nyo. So, i-assemble ko lang mga DIYers para masubukan na natin. So mga ka-DIYers, nakasetup na ang ating V8 sound card at ang ating condenser mic. So napapansin nyo naman, nagkamayon na ng pagbabago ng tunog sa aking boses dahil sa ating processor, sound processor na ito. So ito na yung para sa product review ko sa condenser mic sa halagang 770. Nakasama na yung mic stand at saka itong pop shield. Okay siya. Mura na siya. Quality. So, itong pop shield na ito, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na hindi ito yung salaan or para maprotektahan yung mic sa mga talsik ng laway. May gamit talaga itong pop shield na yan, kagaya ng itong foam na yan, para yan sa filtering ng unwanted noise na nagmumula sa ating binig. Lalo na yung mga hangin o yung paghinga, mapifilter niya ng bahagya. Parang gano'n, di ba? Pero kay Gary V, hindi na natin ma-filter yung paghinga niya eh. Sobrang lakas. Anyway, balik tayo sa ating product review. Ito na nga yung ating V8 sound card naman yung susunod natin. Itong unang knob na ito, ito yung para sa volume ng mic. Hello, sound check, hey, test. Kung napansin nyo na, namihina yung boses ko. Ito yun. So, ito namang sunod na knob na itong malaki is ito para sa echo. Hello, sound check. Kung gusto nyo lang walang echo or flat lang, lagay nyo lang sa minimum. Pero kung gusto nyo malakas yung echo, yung mas malalim yung time depth or delay, ito, lagay lang natin yung echo sa 70% na ayaw yung sa pantimpla ng pandinig ko. So, ito namang yung knob na ito, yung treble, kung nanilipisan kayo sa S sound nyo or sa bawasan, pwede nyo dagdagan. Check, sound, check. Kung gusto nyo namang medyo bawasan at nasosobran sa his sound, hey, sound, check, sound, check. Ito naman yung bass, kung medyo manipis yung boses nyo, pwede nyo dagdagan. Hello, sound, check. Hey, sound, check. Kung medyo malago yung boses nyo, hey, sound, check. Sound check. Hey, sound check. Pero para sa boses ko, dahil medyo manipis yung voice ko, ilagay ko siya sa 80%. Ito naman sa recording, kung medyo malakas yung output ng sound, pwede nyo yung bawasan tulad nito. Kung medyo, kung nakaya nadidinig nyo yung sa online broadcasting natin or sa recording natin, medyo mihina nyo yung voice. Ito yun. Yung mob niya. Hey, sound check. Hey, test, sound check. Ito namang isa is para sa music. So, wala tayong laptop na source ng music or MP3 player. So, dito muna tayo sa ating cellphone mag-playback ng music. Nilagyan natin sa YouTube. Okay, play tayo ng part remix. So, ito na yung volume up niya. Yan, halimbawa habang habang nagpa-broadcasting kayo, gusto nyo may background music. Yan, ito yun. Kung gusto nyo lakasan at naka-off air kayo, itodo nyo yung music. Ayan. Pero halimbawa, habang nagsasalita kayo, yan, bawasan yung music. Ito naman sa monitor, yung sound output patungo sa amplifier, ito yung pinakang parang volume niya, or tsaka sa headset rin. Hindi nyo gano'n maramdaman dito kasi wala tayong speakers, naka-headset lang tayo. So ito na, ito na yung mga built-in music effect niya, kagaya ng Electro, Pitch Bend, Magic, Shockwave, MC, and Dodge. So kung gusto nyo maging
mala hazy tandingan ng boses, lalo na sa mga babae, trying hard na kumanta, na maganda yung boses pag nasa CR. So ito yun, C-sharp meter. Subukan natin kumanta na bakit ngayon, kailan, bakit ngayon, kung kailan ang ating mundo. So, subukan natin isa pa. D meter naman. Hindi ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Si meter naman. Kailangan kita ngayon at kailanman. Kailangan kong malaman na ikaw lamang ang tunay ko. So, para sa boses ko, di pare sa akin yung electro. Pero bagay siya sa mga choruses na kanta eh. Kung halimbawa, solo ka lang, tapos nasa gig ka. Pag nasa chorus ka na, pindutin mo lang yung electro. So, yan. Yeah. Hello, sound check. So, kung gusto niya naman sa... Kung gusto naman nasa party kids na kayo, mas bagay na bagay itong gamitin ng mga host or MC ng party kids. Lalo na yung mga clown. Hello, sound check. So, yan. Yeah. Naging para Alvin the Chipmunks na yung aking bosses. So, ito naman yung magic. Magic boys. So, kung gusto mo naman maging parang bosses robot, ito na yun. Autobot, transform. So, balik tayo sa Soundwave. Shockwave pala, sorry. So, ito yung parang mala Pinoy Big Brother ng ating bosses. So, hello? Hi, test sound check. So, ito din yung bagay na bagay sa gig or sa mga kapag naka-online broadcasting ka na, tapos gusto mo yung medyo maging mala Pinoy Big Brother yung boses mo, so ilagay mo lang siya shockwave. Or kung nasa okay naman yung boses mo at nag-MC ka, so ito naman, yung naka-monotone na siya, kahit konting preset na lang sa echo or reverb, ito na lang. Pero para sa akin, okay to si shockwave pa rin. So kung dalagyan natin ng dodge, or naka-on, on na pala yung dodge. Kung wala yung dodge, hello, sound check, hey, test. Hello, sound check, check, check. So parang wala naman ganun pinagkaiba pag may dodge at wala. So ito na lang yung iba pang built-in sound effects niya, na halimbawa naka-online broadcasting ka na or streaming ka na, tapos meron kang ka-WhatsApp online habang nag-broadcast ka on-air. Kaya nandito yung love, despise, or yung boo, chat, begins, close. So, subukan natin yung tawanan yung kausap natin. Halimbawa, so, ito naman yung despise. Kung gusto nang nakukulitan na tayo sa kausap natin, barilin natin. So, kung gusto naman natin palakpakan, meron din beatings, haluin natin. Meron din kiss, lalo na kung maganda yung kausap natin. Ay, diba? Cold field. Awkward songs. Hello, sound check. So parang pa-ascending dito ng voice. Ah, hindi. Pag nagsalita ka pala, hihina. Pag tumahimik ka, lalakas ulit. Pagmasan natin na. Dapat nagsalita ulit ako, mawala siya. So, minion naman. Dog barking. Hello, sound. Sa time. Ayan. Kusa siyang humihina. Meron siyang smart one. Parang siya may sariling utak na batigla na lang humihina. So, ganun din pala yung music. So, panagay tayo ng music. Because so yan, napansin nyo, diba? Biglang nawawala yung music kapag nagsalita ako. So pag tumahimik ulit ako.
So, okay. Magaling, maganda siya. So, akala ko kanina merong sila itong potential meter nito, bakit parang humihina? So, hindi naman pala. Kapag nagsalita ka pala agad, habang nagpe-play ka ng music, pusa pala talaga siyang tumitigil. Oh, isa pa. Oh, di ba? Parang siya may sariling isip. So, para sa product review nating product na ito, para sa akin, thumbs up. Rate 1 to 10. 10 stars ang ibibigay ko para dito. So, para sa presyo niya kasi, ang presyo niya ay nagkakahalaga lang ng 685 para sa ating V8 sound card at para sa mic set natin na condenser mic, 770, a total of 1,470. So, napakamura niya. Compared niya sa ibang online seller na nagbebenta sa Facebook or sa iba pang social medias na ang nakalagay sa ads nila is 50% off pa daw, pero ang presyohan niya is around 3,000 or 4,000 pa. So, kung 50% off pala yun, dapat nasa 7,000 to 8,000 yung presyo nila. Pero kung wise buyer ka, matuto ka muna manaliksik sa ibang online site or earnings na mga nagbebenta tulad ni Shopee. Na suking-suki na talaga ako ni Shopee. Tapos, meron ka pang mga discount na makukuha na vouchers. Kagaya nito, nung bumili ako, meron akong cashback points na 291 sa total 1,470 na binili ko. So, yung 291 para siyang converted as a cash or pwede mo siya ipalit ng voucher. Pag halimbawa meron ka uling bibilhin kay Shopee, pwede mo siyang gamitin. Madi-detact siya dun sa total amount. So, maganda. Maganda bumili kay Shopee talaga. Yeah, Shopee. Baka naman ha. Baka bigyan mo na ako ng vouchers. So, hanapin nyo lang yung seller sa Shopee na si bjbc.ph. So, once again, mga ka-DIYers, stay tuned lang para sa mga product review natin na ating i-upload soon. At saka sa mga video tutorial at saka vlog. So, stay tuned lang. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, please subscribe. At i-hit na rin natin ang ating notification bell para maging lagi kayo updated pag meron akong in-upload. So once again, mga ka-DIYers, thank you.